Grabe nga mga idol ang epekto neto ni Stephen Curry sa kanyang coach ngayon na si Coach Steve Kerr. Sa interview niya kasi mga idol matapos ang laban, sinabi neto ni Coach Kerr na ito nga daw si Stephen Curry is very easy to coach. Ready na nga daw siyang pasalamatan na itong si Curry once na matapos siya sa kanyang head coaching career dahil pinadali nga daw neto ni Stephen Curry ang kanyang trabaho. At hindi nga lang daw siya mga idol pati na rin ang trabaho ng organisasyon ng Warriors. Hindi pa man ganun katagalan ang head coaching career neto ni Coach Steve Kerr kumpara sa ibang mga NBA coaches, ay ngayon nga mga idol ay napalook forward na itong si Coach Steve Kerr sa kanyang retirement at pasasalamatan niya daw itong si Stephen Curry. Magkasama pa sila mga idol ngayon sa Warriors pero handa na nga siyang pasalamatan mga idol itong si Steph para nga sa nagawa niya para sa kanya. Pagpapakita na nga lang ito mga idol na sobrang thankful talaga itong si Coach Kerr na na-coach na nga itong si Stephen Curry, isang once a generation player. Kaya naman mga idol yung kagalingan nito ni Stephen Curry sa paglalaro ng basketball, yung kanyang mga achievement na nararating ay nagbe-benefit nga dyan si Coach Kerr. Kaya naman mga idol, bata pa man na coach kumpara sa ibang mga NBA coaches itong si Coach Kerr, sinabi niya pagtapos ng career niya, siguradong papasalamatan niya itong si Stephen Curry. Pero anyways nga mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pahayag ni Coach Kerr kahapon? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga natin mga idol itong si Jason Tatum at kung paano niya rin pinasalamatan itong si Bradley Beal. Sabi niya mga idol, without you, it wouldn't be me. You don't get enough credit but I'm always giving you the credit. My big brother, I appreciate you. You know, it's all love. Appreciation din mga idol ang pinapakita neto ni Jason Tatum dito kay Bradley Beal. At alam nyo ba mga idol, parang magkapitbahay lang itong si Tatum at si Beal. Same area nga sila ng pinaglakihan at nabalita pa nga na inaalagaan nga daw dati ni Bradley Beal itong si Jason Tatum nung bata pa. Pareha sila ng high school mga idol, pareha sila ng AAU team. Kaya naman mga idol, parang kuya nga ang pagtrato ni Jason Tatum dito kay Bradley Beal. Simula nga nung bata ay magkasama na sila at magkasama nga rin sila mga idol na naabot ang kanilang pangarap na pumasok sa NBA. Kaya naman mga idol, ngayon ay ina-appreciate ni Jason Tatum ang naging presensya nito ni Bradley Beal nung bata siya. Pero anyways mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita na tungkol dito kay Donovan Mitchell. Nabalita nga na ini-expect nga daw ng buong liga na itong si Donovan Mitchell ay magre-request ng trade paalis nga sa Jazz at papunta nga daw sa isang glamour market kagaya ng New York at pati na rin ng Miami Heat. Well mga idol, parang hindi na rin natin siya masisisi. Napakagulo nga ng team ng Utah Jazz mga idol, parang chaos, walang future, nawala ang kanilang coach, panay trade rumors, hindi nga daw happy ang mga players. Kaya naman mga idol, sino ba naman ang gustong magstay sa ganong sitwasyon? Magulo nga mga idol at parang walang patutunguhan. Pero nga mga idol, ang maganda niyan ay may chance pa naman ang team ng Utah Jazz this offseason na i-renovate ang kanilang buong team, ayusin ang kanilang sitwasyon, i-improve ang kanilang players, mag-hire ng magaling na coach at eventually maging title contenders para nga mapasaya itong si Donovan Mitchell and then mag-stay nga sa kanila. Yan nga mga idol ang malaking task na kinakaharap na itong team ng Utah Jazz. Parang unhappy ang kanilang superstar na si Donovan Mitchell. At any moment nga daw mga idol ay maaaring mag-request ng trade itong si Mitchell. Kaya naman mga idol, kung ako ang team ng Utah Jazz ay gagawin ko ang lahat para ma-satisfy at sumaya ang aking superstar para nga mag-stay siya sa team. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!